Hello, my loves! Ang title po ng kwento natin ngayon ay Walang Kasama sa Bahay. At tulad po ng dati, ay huwag niyo po sanang kakalimutan na ilike ang video nating ito. Dahil bawat likes niyo po, my loves, ay napakalaking tulong na para sa ating channel. Salamat po! Ako ang inyong Lolo Pael, at ito ang aking kwento. Telebabad. Madalas maiwan sa bahay ang dalagang si Micaela dahil ang kanyang mga magulang ay sabay na pumapasok sa umaga. Nakahilata lamang ang dalaga maghapon sa kanilang sofa. Walang ibang ginagawa kundi kausapin ang lalaking nakilala lamang sa isang dating site. Oo nga, wala akong kasama rito. Only child lang ako tapos pareho pa silang nag-work. So wala talagang may iwan. Kundi ako lang. I'm alone. Maharot na sabi ni Micaela sa kabilang linya habang nakatapat ang cellphone sa tenga. Hindi ka ba natatakot or what? Kasi mag-isa ka lang? Okay ka ba dyan sa lugar nyo? Tanong ng lalaking si Dennis na nasa kabilang linya rin. Lumapad ang ngiti ng dalaga ng may maisip na kapusukan. Gusto mo, samahan mo ako dito. Tara. Tanong ni Micaela na kinikilig-kilig pa. Naku, hindi pa pwede. Alam mo naman na abala pa ako rito sa bigasan namin. Pagdadahilan ni Dennis, parang batang nagtatampo ang dalaga at nakanguso pa ito. Kung paano makipag-usap sa lalaki ay tila ba matagal na silang magkakilala. Ngunit ang totoo, magdadalawang linggo pa lamang niya itong kakilala. O paano? Diyan ka muna, may gagawin lang ako eh. Bye na muna. Wika ulit ng binata. Wala nang nagawa si Micaela nang patayin na agad ni Dennis ang tawag. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Wala na naman kasi siyang kausap. Mula kasi nang lumipat sa bahay na yon, mas lalong naging boring ang kanyang buhay. Lalo pat wala naman siyang gaanong kakilala doon. Ay, makaliko nga muna. Sabi ng dalaga sa kanyang sarili. Nagpunta ang dalaga sa CR at binuksan agad ang shower. Habang dinadama ang lamig ng tubig, ay napadilat siya. Napalingon siya sa gilid ng maramdamang tila may nanonood sa kanya. Ngunit wala naman siyang nakita. Pampihira, natutulig na ata ako ah. Natatawang sabi ni Micaela. Pagkatapos maligo ni Micaela, ay nagpunta siya sa kanyang kwarto para magbihis. Ngunit wala pang ilang minuto ay nakarinig siya ng kalabog sa sala. Sino yan? Tanong ng dalaga. Ngunit walang sumasagot. Hindi na sana niya papansinin nang biglang tumunog ang telepono na nasa sala nila. Napabuga na lamang ng hangin ang dalaga. Ay nako, sino ba naman tong tumatawag? Pinuntahan ng dalaga ang telepono. Pagdampot niya, narinig niya agad ang boses ni Dennis. Ano ka ba? Bakit dito ka tumatawag? Di ba sa cellphone tayo nag-uusap? Nagtatakang tanong ni Micaela. Ayaw mo ba rito? Seryoso ang boses ng binata sa kabilang linya. Hindi naman. Ang hassle lang. Tara sa cellphone tayo. Wika ni Micaela sa lalaki. Sandali lang, may sasabihin ako. Tugon ni Dennis na tila ba malungkot ang boses. Eh, sa cellphone na tayo. Wait lang. Dali-daling binitiwan ni Micaela ang telepono. Dali-dali niyang tinawagan si Dennis sa kanyang cellphone. Agad din namang sumagot ang binata. Oh, Micaela, napatawag ka. Bungad agad ng lalaki. Anong napatawag? Ikaw kaya unang tumawag. Sa telepono pa nga namin eh. Natatawa na lang na sabi ng dalaga. Sandaling hindi nakapagsalita si Dennis sa kabilang linya. Hello? Dennis? Nandiyan ka pa ba? Tanong ni Micaela. Narinig ng dalaga ang pagbuntong hininga ng binata. Hindi akong tumawag sa telepono nyo. Hindi ko nga alam ang number ng telepono nyo eh. Tsaka... bakit naman ako tatawag sa telepono? Eh alam ko naman ang cell number mo.
nagtatakang paliwanag ng lalaki. Ha? Huh? Seryoso ka ba? Poses mo yung narinig ko kanina sa telepono eh. Nang tiningnan ng dalaga ang telepono, nanlaki ang kanyang mga mata dahil hindi naman pala ito nakasaksak. Naalala rin niya ang sabi ng kanyang ina na naiwan lang ang telepono yun ng dating may-ari. Nagtayuan ng kanyang mga balahibo. Sa takot niya ay nakalimutan niyang nasa kabilang linya pa pala ang binata. Dali-dali siyang tumakbo papasok ng kanyang kwarto. Isinarado niya kaagad ang pinto. Wala pang ilang minuto ay nakarinig na siya sa sala ng kadenang tila ba kinakaskas sa sahig. Palakas ng palakas ang tunog. Sinyalis na unti-unti na itong lumalapit sa pinto ng kanyang kwarto. Ha? Diyos ko po! Mama! Ano bang nangyayari ngayon? Wika ni Micaela sa kanyang sarili habang nanginginig ang boses. Maya-maya lamang ay huminto sa harapan ng pintuan niya ang tunog ng kadena. Nakita niya sa ilalim ng pinto ang tila ba anido ng isang tao. Hindi na siya nakatiis. Nagtago na lamang siya sa ilalim ng kanyang kama. Paulit-ulit niyang tinatawagan uli ang binatang si Dennis. Ngunit sa puntong yon ay out of coverage area na ang binata. Nakahiga lamang ng maluwag ang dalaga nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Papa! Sigaw niya at nagkaroon din ng lakas ng loob para buksan ang pinto. Oh, anong nangyari sa iyo? Para kang nakakita ng multo ah. May nakalimutan lang ako. Kunin mo nga yung... Naudlot ang sasabihin ito nang putulin agad ng dalaga. Actually pa... May nagpaparamdam po talaga kanina pa. Natatarantang wika ni Micaela habang palingon-lingon sa paligid. Ah, tungkol dyan. Pupunta pala dito yung mga dating nakatira. Magpapadasal sila. Sabi pa ng kanyang tatay. Papadasal? Bakit? Tanong ng dalaga. Eh, death anniversary ng kapatid nila. Dito kasi yun namatay. Ang sabi, nagbigti raw gamit ng kadena. Di naman ako naniniwala sa mga ganyan, pero pinayagan namin ang mama mo. Nakakaawa eh. Saad ng tatay niya at doon lamang naintindihan ni Micaela ang lahat. Nang umalis ang kanyang ama, ay nagpasya siyang lumabas na lang muna ng bahay. Kinagabihan na siya bumalik dahil tsak na nakauwi na rin ang kanyang mga magulang. Habang nasa sala, naisipan niyang tawagan ulit si Dennis. Natuwa ang dalaga nang malamang nagring na ang cellphone ng binata. Ngunit maya-maya lang, sumilip ang nanay ni Micaela mula sa kusina. Ganon din ang kanyang tatay. Micaela, kaninong cellphone ba yung natunog? Kanina pa yan ah. Wika ng kanyang ama. Inilayo saglit ni Micaela ang cellphone sa tenga. Naririnig niya ang pagring ng isang cellphone na nagmumula sa kanilang storage room. Pumunta silang tatlo doon dahil sa labis na kuriosidad kung kaninong cellphone yon. Pagbukas nila ng storage room, nahanap nila ang tumutunog na cellphone sa isang kahon. Nanlaki ang mata ni Micaela dahil yung cellphone na yon ang kanya palang tinatawagan. Pa, ma, kanino po ba yung mga gamit na nandito? Tanong ng dalaga. Ah, gamit yan lahat ng lalaking nagpakamatay. Kukunin din nila yan bukas pagkatapos ng padasal. Paliwanag ng ama. Nagtayuan ang balahibo ni Micaela nang mapagtanto na si Dennis pala ang papadasalan kinabukasan. Dahil ang binatang kanyang nakilala sa isang dating site ay matagal na palang patay. Wakas. Hello my loves! Bago po natin simulan ang ikalawang storya, huwag niyo po sanang kakalimutan na mag-like sa videong ito at mag-subscribe. Salamat po! Salamin. Masaya ang babaeng si Tanya nang makarating na siya sa bahay ng kanyang Lolo Ermino. Matagal-tagal na rin kasi siyang nakabisita rito mula nang siya ay mag-aral sa Maynila. Sayang nga po! Lumipat na kasi ng tirahan ng mga pinsan mo, kaya boring ka rito. Wala kasing makakausap bukod sa akin. Pero huwag ka mag-alala,
pwede ka naman pumunta sa kanila kasi nandito rin naman sila sa lugar na ito. Nakangiting wika ng matandang si Ermino. Ayos lang ho, Lolo. Huwag niyo akong intindihin. Sa Maynila nga, wala rin po akong makausap kasi mag-isa lang po ako sa dorm. Sanay na po ako, Lo. Tugon ni Tanya. Kahit pa, dapat may makausap ka. Lalo pat araw-araw akong umaalis. Alam mo naman, di ba, na mahal na mahal ko yung manukan natin sa bukid. Dagdag pa ng matanda. Naku, Lolo, ayos lang po talaga. Huwag po kayong mapahala. Tulad po ng sinabi niya sa akin, pwede naman po akong pumunta kina Kimberly. Kapag po naboboring ako, don't worry, Lolo. I can manage. Masayang sabi ni Tanya. Ang laki na talaga ng pinagbago mo. Nakakatuwa ka kasi maayos kang pinalaki ng mga magulang mo. Ay, siya nga pala. Kapag napaakyat ka sa taas, huwag mo aalisin yung tela na nakatakip sa malaking salamin, ha? Hindi yun sa atin. Pinatago lang sa atin yun ng kaibigan ng lola mo. Paalala ni Ermino sa kanyang apo. Opo, Lo. Makakaasa ho kayo. Tugon ni Tanya. Ah, paano? Aalis na ako, ha? Ikaw nang bahala rito, apo. Wika ni Ermino at hinalikan pa sa noo ang apo bago umalis. Agad na humiga ang dalaga sa folding bed na laging hinihigaan ng kanyang lolo. Nakaramdam kagad siya ng antok nang madampian ng malamig na hangin na nagmumula pa sa labas. Hindi na namalayan ni Tanya na nakatulog na pala siya. Bandang alas 6 na ng gabi nang magising siya dahil may narinig siyang tila ba na basag na salamin. Lolo, nandiyan ka na ba? Tanong ni Tanya, ngunit walang tumugon sa kanya. Bumangon ang dalaga at pinuntahan ang pinagmulan ng ingay. Umakyat siya sa itaas. Dire-diretso siya dun sa kwarto ng kanyang lolo. Ngunit napahinto na lang siya sa harapan ng isang pinto. Napailing na lang ang dalaga. Ah, siguro. Ito yung sinasabi ni Lolo. Wika niya nang masilip sa loob ang isang salamin. May takip itong kulay itim na tela. Hindi na sana siya papasok doon, ngunit bigla na lamang nalaglag ang telang tumatakip sa salamin. Kinuha niya ang tela at ibabalik na lang sana, pero naramdaman na lang niya na tila ba may nakamasid sa kanya sa kwartong yon. Bigla na lamang bumigat ang kanyang pakiramdam noong mga sandaling yon. Sinuyod niya ng tingin ang buong silid, ngunit wala naman siyang nakita. Pagbalik ng kanyang tingin sa salamin, nagulat ang dalaga nang bigla na lang yung nabasag. Ay, shit! Bakit nabasag? Lalapitan sana ulit ng dalaga yon, ngunit napaatras siya nang makitang may nabuong imahe sa basag na salamin. Tila isang madreng nakaitim ang imaheng nandun. Agad na nagtayuan ang mga balahibo ni Tanya at naisip na lang sana niyang lumabas. Kaso nga lang, sunod-sunod na nabasag ang salamin hanggang sa magkalasa na ito sa maraming piraso. Ay, Mama! Sigaw na lang ng dalaga nang makita niya ang madre na nakatayo na sa gilid ng bintana. Nakalabas na ito sa salamin. Nakatalikod lamang ito kay Tanya. Sino ho kayo? Nagtataka at kinakabahang tanong ng dalaga. Dahan-dahang humarap ang madre sa kanya. Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Tanya nang makita ang itsura ng madre. Nangingitim ang mga mata nito. Tila naaagnas na rin ang maputi nitong mukha. Nang ngumiti ang madre sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip na lumabas sa kwartong yon. Lolo! Yung madre, lumabas po sa may salamin. Bungad ni Tanya sa matandang si Ermino nang kararating lang nitong galing sa labas. Ha? Natanggal ang tela? Tanong ng kanyang lolo. Kusa pong nahulog, wala po kong ginawa. Paliwanag ni Tanya. Hindi na nagsalita pa ang kanyang lolo. Dinala muna siya nito sa kanyang mga pinsan. Pagdating ng alas 9 ng gabi, ay sinundo na siya ng kanyang lolo. Dito na ipinaliwanag ng kanyang lolo Ermino kung ano nga ba talaga ang meron sa salamin na yon.
Base sa matanda, ang salamin daw na yon ay bigay ng kaibigan ng kanyang lola, si Musila. Ang kaibigan daw ng lola niya ay isang madre na biktima ng pang-aabuso ng mga Hapon. Ginahasa at pagkatapos ay pinatay na lamang. Kaya dapat hindi tinatanggal ang tela na nakatakip doon kasi lumalabas ang madring si Musila. Kahit ako, hindi ko rin alam kung anong pwede niyang magawa sa akin. Paliwanag ni Ermino sa apo. Elo, bakit po kasi di niyo nalang itapon yung salamin na yon? Tanong ni Tanya habang nasa sala sila. Kahit itapon mo yan, babalik at babalik yan sa kinatatayuan niya. Dahil ang makakapag-alis lang ng salamin na yan dito sa pamamahay na ito, walang iba kundi ang asawa ni Musila na hindi ko na alam kung nasaan. Wika ng kanyang lolo. Magmula noong malaman ni Tanya ang kwentong yon, ay pansamantala muna siyang nakituloy sa kanyang mga pinsan. Ilang araw kasi matapos niyang makita ang madre, palagi nang may nagpaparamdam sa kanya sa bahay ng kanyang lolo. Nanatili pa rin ang nasabing salamin sa bahay na yon at habang nandun yon ay mananatiling buhay ang kaluluwa ng madring si Musila. Wakas. Hello my loves! Shout out po sa mga naabutan kong comments sa ating Basement Horror Stories. Hello po kina Lourdes de Jesus, Jeneline Sokita, Margie Malakad, Art Louie Kayabyab, Maria Socorro Tanga, Stay Happy Little Mermaid, SP Quaresma, Mar Esguera, Honey Love Sweetman, Mary Tanisa Putian, Shalem Rica Blanca, Miko Peñafiel, Sonia Watanabe, Changmi Park, Jay Monserrate, Joanna Rose Ortiz, Cari Tingson, Victor Ticala, Leia Rubejes, Terry P.L., Josephine Barrientos, Bepot Ausa, Princess Joy Israel, Angel Avila, I Love You Idol Nor, Beth Lisa, Kumawas, Cheselyn Nebres, Marisa Prestosa, Sweet Lady Centeno, Baby Ko 18, Sak Santos, Nam Ji Chul or si Isa J, Jerry Cadelina, Orven, Rickson Balan, Warda TV, Geraldine Lasada, Emily Salo, Mary Grace Sadial, Edward Parungaw, Sheila Micosa, Mirna Boho, Rebecca Corpin, Lara Alberto, Rina Adapon, Wendell Ancajas, Maika, Timples Yumi, hello rin po kay Ma'am Arnaline Andarino, Mel Santa Rita, hello din po kay Ma'am Noemi Taduran, Glenda Capasio, and Janelle May Bustero. Maraming salamat po sa comments ninyo my loves at huwag niyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pakipindot na rin po ng ating notification bell. Yan po ay para lagi kayong updated sa mga kwento natin. Salamat po! Mwah!